Tanong ko lang, brother, kasi kung tama ba yung ginawa ko. Nag-confess ako nung, ano, 3 weeks ago. Tapos nag... Kaya lang, may nakalimutan akong, ano, ibang ano, kasalanan. Pwede ba yung... After kasi ng mass, after ng confession, may mass na, so nag-take na ako ng communion. Pero hindi pa ako nakapag-renounce kasi doon sa parish ni Father Fidel, since nasa covered court pa lang sila, wala silang adoration at tabernacle. So ang ginawa ko, pumunta uli ako sa ibang church, naghanap ako ng simbahan na open naman sa hindi vaccinated. Nagpunta ako ng Divine Mercy. After a week na yon, nakapag-renounce ako. Pwede ba yon? Brad Wendell? Generally, Brad Jando, hindi ko nakinig dahil binasa ko itong mga message dito. Ang tanong niya na, is... Ibigay mo na kay Tata. Bata, ikaw sumagot ng Brad Ta. Person, ang sabi niya yung tapos na naka-confessal pero hindi po siya naka-pag-renounce, yun ba? Oo. Dayon nagtanggap siya ng nag-receive siya ng blessed sacrament or Eucharist. So sa confessal ayon, okay na yon. Importante ang sacrament of reconciliation, confessal. Lalong-lalo na kung na-confessal mo ang involved kayo po ng occultism. Diba? Ngunit yung pag-renounce, yung pagtanggal ng bandits ng occultism practice, okay na yun. Nakakapisal, pinakaportan na yung pisal kahit na huli yung renouncement. Maliban dyan, sabi mo, reasonable din, walang tabernacle o adoration. Adoration. Dapat sa adoration kayo harap at sa panahon po sa pag-renouncement. So, valid na yon. Ang pinaka-importante yung sacrament of reconciliation na imong undergo po kayo ng sacrament of reconciliation based po sa 1 Corinthians chapter 11, 26 hanggang 28. So, yon ang pwede na. Yung entitled na po kayo pag-receive ng Holy Eucharist. Kahit na nahuli yung renouncement. Isa pa, brother. Natataka ako after ng confession, nag-confess na ako. Bakit iba yung pakiramdam ko na parang matamlay ako na sabi ko, para sa akin, ano naman yung pag-confess ko dahil mas ano pa nga eh. Kung ikumpara mo doon sa mga unang confession ko, mas totoo pa nga yung confession ko na yun eh. Kasi may alam na ako na mali pala talaga yun. So pinagsisisihan ko talaga. Pero after nung bakit, sabi ko ba, ganito pakiramdam. Parang mas kinumpara ko yung pakiramdam ko noong hindi pa ako nag-confess. Mas magaan pa yung pakiramdam ko kasa noong after ko ako nang confess na parang di ko maintindihan, demonic attack ba yon o tinest ba ako ni Taneng, kasi parang tumamlay pa nga ako eh, nagliban ako ng ibang prayers ko, parang nawalan ako ng gana konti doon magdasal, yung thrice a day ko na rosary at Divine Mercy. Minsan dalawa na lang. Minsan tinatamad ako mag-rosary. Mag-dasal. Ba't ganito? Kasi in-expect ko eh, pag-renounce na ako, na mawala na yung mortal sins ko, lalo yung dinadala kong matagal na at na-confess ko na, mas masigasig dapat ako, di ba? Pero bakit ganun yung pakiramdam ko? After nung mag-confess, nagtataka ako. Parang matamlay ako na hindi ko maintindihan. Okay, yun.
Maraming salamat sa follow-up na tanong, sa base po sa pakiramdam mo o reaction sa tapos, kumpara mo yung dati na parang ang pagkumpisa mo ay hindi yon may tuturing na perfect contrition. Then, sa gayon, para ituturing natin perfect contrition, kaya nagsisisi kayo ng kasalanan dahil mahal mo ang Diyos, yun ang perfect contrition. At iwanan mo yung mga bandits ng evil spirit o yung occultism practice. Ang ano kasi, brother, hindi eh. Kasi, nung di pa nag-confess ako, siguro, na alam ko na itong punto per punto, pinapanood ko na kayo araw-araw. So, alam ko na yung mga mali ko, yung kulangan ko. Kaya, noong mga time na yon, since hindi pa open yung simbahan dito, direkta ako nang umpisa sa Panginoon. At talaga, as in, iyak talaga. Dahil alam ko kasalanan talaga, mali pala yun. Eh di, sincere ako nang hingi ng tawad, though hindi sa pare, true sa pare, tinga ulang confession. Kaya gumagaan yung pakiramdam ko. Pero kulang pa rin dahil alam ko, hindi ako nag-confess sa pare kasi mortal sins yun. So, kinumpara ko lang yun yung hindi pa ako nakapag-confess at nagkapag-confess ako. Totoo yung confession ko eh. Totoo okay. Talaga dahil iyak ba naman ako sa pare? Kakahiya-hiya talaga. Okay. Hiya ako. Umiiyak pa ako. Sobrang sisi ko talaga. So, bakit ganun, Lord? Bakit sabi ko, akala ko pag nakapag-confess na ako ng totoo, gagaan na yung Gagaan okay, Brother Wendell. Oh, okay. Ano yung demon attack? Oh, nalamantan eh. Salamat, kapatid, no? Naalala ko kasi yung nag-aral pa kami ni Dr. Diching sa seminaryo sa theology. Sabi ng professor namin na mas mabuti para sa kanya na magmisa kahit ilang schedule ng misa kaysa magpakumpisal. Dahil grabe talaga ang reaksyon, ang hina ng kaniyang katawan matapos makapangkumpisal. Yun po ang attack sa mga ministro. No? Dahil sa panahon ng kumpisal, abay, pinutol ang connection at pagpili mo kay Satanas. No? Pinutol. At kung tandaan natin ang pahayag nila ni St. Jean Marie Vianney, ang pinakapeligro kasi kapatid kung hindi tayo inaatake ng demonyo. Bakit? Dahil kung hindi tayo inaatake ng demonyo, yun po umano ang palatandaan na nasa kamay tayo ng demonyo. Yun ang pinakapeligro. Kaya kung sakali tinatamad ka sa panalangin, yun, diyan ka tinira ng demonyo na walang gana ng panalangin. Ibig sabihin, merong gustong iparating ang Diyos sa iyo. Dapat paglabanan mo yan. No? Santiago 4:7, fight the devil and he will flee from you. Anong ibig sabihin? Na ipaglaban mo yan, temptation na yan. Kung tinatamad ka, dapat dublihin mo dahil merong gustong ipaabot ang Diyos na may virtue na ma-develop sa inyo. Ano po ba ang kontra ng katamaran na virtue? Ano ba? Meron siyang gustong ipaabot. No? Gusto niyang ipaabot na i-develop yung virtue. Dahil pag nangungumpisal na tayo, kapatid, naputol na ang gapos ng Satanas sa ating buhay, bumalik na sa atin ang sanctifying grace. At tandaan natin na ang definition ng sanctified perfection
sanctified perfection ay excellent of grace, excellent of grace and adorn of the soul of virtues. Kaya hindi matapos sa kumpisal ang digmaan natin. Mas dublihin pa ni Satanas upang tayo'y muling nasa kamay niya. Kaya more prayer, more power. Less prayer, less power. Yun lang po. Salamat, brother. Salamat.